Dinipensa ng mga taga Bamban Tarlac si Mayor Alice Guo sa gitna ng isyu ng alkalde sa kanyang citizenship. Bata pa lang daw si Mayor Guo, kilala na raw nila ito. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa gitna ng pagdududa tungkol sa pagka-Pilipino ni Bamban Mayor Alice Guo, naniniwala ang mga residente sa barangay Virgen de los Remedios na tunay na Pilipino ang kanilang alkalde. Sa barangay na ito lumaki at nakitira si Mayor Guo. Ang mayor po namin, tunay na Pilipino. Dito po siya sa nakatira sa BDR. Mayroon po siyang farm doon. Doon na po siya lumaki. Inurupa ng isang residente sa News 5 ang lupaing pagmamayari ng pamilya ni Guo. Madalas daw nilang nakikita doon si Guo noong 7 taong gulang pa lang siya. Nagkikipaglaro sa kapibayan, yung anak ng kapibayan namin doon. Doon sa bukid nila doon. Bago raw tumakbo bilang mayor ng Bamban, pagbababoy raw ang hanap buhay ng alkalde sa lugar. Hindi naman matanggap ng ilang residente ang pambabatikos sa kanilang mayor. Sobrang bait niya. Wala naman po kaming nagitang pangit sa kanya. Puro maganda, sir. Kaya napapayak po kami. Kaya kung pwede lang po pumunta doon sa Manila para kukunin namin pa para tulungan namin siya. Sinumiti na raw ng COMELEC sa Senado ang Certificate of Candidacy ni Guo noong 2022. Parte ito ng investigasyon ng mga senador sa pagkakasangkot ng alkalde sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Matatanda ang kinwestiyon noon ni Senator Risa Hontiveros kung bakit 2021 lang nagparehistro bilang botante si Guo, isang taon bago siya tumakbo bilang mayor. Ipinagtaka rin ng ilang senador kung bakit 17 years old na si Guo nang iparehistro ang kanyang birth certificate. Pero ayon sa COMELEC, wala namang question noon sa COC ni Guo. Sa Certificate of Candidacy, may declaration doon, I am a citizen of the Philippines. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement, para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen. Dagdag pa ng COMELEC, hindi parte ng kanilang tungkulin na tingnan kung totoo ang deklarasyon ng mga COC ng kandidato. Ang COMELEC po ay ministerial ang duty namin. Ano po ibig sabihin? Wala po kaming karapatan na tumanggi sa pina-file na certificates of candidacy. Kahit pa nga maaaring mali ang deklarasyon o nagsisinungaling, maliban na lang kung later on may magpa-file po ng disqualification. Sa talumpati noon ni Mayor Guo sa kanyang pangangampanya, ipinakilala niya ang sarili bilang Filipino-Chinese. Handa naman ang Bureau of Immigration na maglabas ng travel history ni Mayor Guo kung hihingin ito ng Senado. Lahat po ng foreign nationals or Filipinos po, nakikita po natin ang travel doon po sa ating centralized database. While I am unable po siguro to share it on air because of data privacy issues, the Bureau naman po is willing to submit it po to the appropriate agency. Sinubukan namin kuhanan ng pahayag si Mayor Guo, pero pinayuhan daw siya ng kanyang abogado na huwag munang magsalita habang naghahanda sa susunod na pagdinig sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.